For the love of money is the root of all evil, which was some converted after. They have heard from the faith and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita na aralin namin ngayon. Medyo basic and at the same time medyo komplikado, Panginoon. I pray na tulungan niyo pong bawat isa sa aming pag-aaral ngayon. Malaman namin application natin sa aming buhay, Panginoon, especially as soul winners at mga naglilingkod din sa mga kapatid, Panginoon. Ganoon din po yung mga naligaw na, yung mga natanim ang Panginoon, ang mga maling maniniwala, at ganoon din po yung mga past dito, Lord, mga iba naman ay nakakita ng alternative sa maayos na church, o I pray na maintindihan po namin kung paano sa amin tutulungan. But ganoon din po kami, Lord, lahat mga bago, Panginoon, na maintindihan namin yung kalooban, specific will, tuloy na pagsasalan kanina, ano ba yung dapat namin gawin specifically sa mga ganitong klase ng cults na namayagpag Panginoon. Hindi namin alam sila ngayon, hindi namin kilala, but ito po ay marami din pong nakuwi biktima dito, at even yung mga kanilang maling patuluan at mga practices ay kumakalat, Panginoon, na influence silang iba, even other Baptists. So I pray ay pong magbigay sa amin ng karunungan as we study this, Panginoon, hindi lang po yung details, but so yung spirit, Panginoon, pag-usapan namin ngayong umaga and possibly hapon or mag-extend, Panginoon. So yun lang po, Lord, kayo pong malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Title po nito is mahaba. So another title is supposing that gain is godliness. Okay, nabasa natin kanina. Magandang theme yun kasi pag-usapan natin yung umaga. Continuation po ng ating series. Okay, so yung huling series natin sa mga kulto ay last January pa, no? Dating doon. So nauna tayo sa introduction natin, and then yung Catholic, syempre, yung pinakamarami sa Pilipinas. Tapos natin Iglesia ni Manalo, and then dating doon. So, nakailan na tayo ngayon, pang-apat na. Ngayon hindi tayo mag-specific ano ngayon, church, okay? Napangako na sa inyo dati to. Na-meet natin yung jogs, okay? Then sa Montalban, nag-ahari-harian dyan. So inalam ko po yung kanilang background para yung mga natitirangan dito pa sa Lagundi. No? Yung iba, pinabayaan ko na dun eh. Siguro gusto nila dun, mababaw sila, ayaw nila lumalim. Eh dun na lang sila. Kasi wala eh. Oh, pinakakuha na kung ano yun. And then ang background pala nila ay sa G12. Makabago. Sa atin, Baptist. Ano maganda doon ah? G. Mag-aaral natin lahat. Sige, yung uso ngayon, mga ano lang, abbreviation, di ba? Makikita natin na sa demonya, makikita natin mamaya. And then, kung kailan tayo, ano. So, kaya, title nito actually is G12 Prosperity Gossipel. Okay? Pun intended yan ah. Prosperity Gospel. Kasi hindi pwede sabing gospel, isa lang gospel. Amen? So, pero tawag nila sarili nila. Sila nag-coin yan. Prosperity Gospel. Ang mayamanan, nagpapayaman, puro pera. Pero ang tawag natin sa Prosperity Gospel, makikita natin bakit. Pero isa sa mga title natin, supposing that gain is godliness, yung binasa natin kanina sa verse, ano ba yun? 11. Ah, sorry. Eh, sabi yun, 13? Eh. 6. Ito, sa 5, okay? Kung sinabing supposing that gain is godliness, pinagpapalagay nila na pag mayamang ka, mapera ka, malakas kang umita,
Sabi lang, maraming blessing. So, godly na sila. Yun ang ibig sabihin ng title natin, ha? Yun, doon tayo iikot. Kasi medyo, again, medyo malalim. Tangan lang kayo dyan, ha? Kapit lang, ha? Sa upuan nyo, tsaka sa utak nyo. I-walk to ko kayo. Okay? So, again, natapos tayo sa Catholic, sa Iglesia ng Manalo, sa dating doon. Lahat ng mga special sa kanila, eh. Kaya may mga pagkakapare-pareho din. Okay, so as an introduction, paalala ko sa inyo yung ating sa introduction natin, mga points natin, kasi dito natin kinukuha yung ating structure, eh, no? Sa mga following sa series. So number one, nabanggit natin doon, paano natin sila identify tsaka lalabanan. Hindi tayo may pagpatayan, ha? Spiritual, oo. So number one, know God in spirit. So ligtas ka muna dapat. Problema yung iba, kaya hindi makapag-wage ng battle at war. Hindi naman ligtas. Kaya para silang mga bangayan ng bangayan doon, bandang huli, sabihin ng mga observer, eh pareho naman kayong kulto, yun ang pinaglalabanan nyo dyan. Ayaw ko na nga dyan. Bandang huli, mga, ano, yung mga ordinaryong tao na observer, ayaw na ng Christianity. Ang problema, ang biktima, syempre tayo, tayo na naman yung mag-aayos nyan. Para maakay natin sila, di ba? Anyway, so una, number one, know God and His Spirit. So, malangyayari yan, pag ikaw iligtas. Number two, learn and examine. Review lang po ito, ha. Alalin nyo yung mga pinagsasabi nila, yung mga aral nila. So, lahat ng churches ngayon, may mga, mamaya, pakita ko yun sa kanila, mga beliefs, di ba? Sabi, anong tawag dyan? Mga doctrine, statement of faith. So, examine nyo, learn and examine. Okay, sabi sa Bible, believe not every spirit. Hindi ibig sabihin, sinasabi sila, Kristiyano sila, totoo na yon. Aralin natin, kaya ginagawa sa series natin. The number three, acknowledge or know that there are many false prophets and teachers. So, yun pa lang, yung iba sabi, eh, bakit mag-aralan yan? Pareho lang yan. Kaya sa introduction natin, sabi doon, many false prophets. Kaya yun ang title ng series natin. Eh. Sinabi doon, marami. Nasabihin mo dyan, huwag natin bayaan natin. Hindi sila bayaan. May nagkakalad dyan, may mapasabog dyan, ang nagawin mo. Okay lang sa'yo yun. Kung wala tayong pinalaman, sige, sila na. Kaso, spiritual ang labanan eh. Nang loloko sila, nang lilito sila, hindi natin lalabanan. Hindi pwede yun, lalabanan natin yan. Amen? Number four, know and identify the Lord's primary enemy. Ano sabihin nun? Sino bang pinakakalaban talaga ng Panginoon tsaka natin? Satanas, di ba? Kaya yan, importante yung point yan sa introduction natin, kay Satan ang gagaling lahat yan eh. So kaya aralin natin sa Bible, ano mang gusto ni Satanas, ano yung mga kaparaanan niya. Yan ang para matuto tayo, para alam natin kung paano sila lalabanan. So sabi nga lang, know your enemy. Lagi na sabi, katulad pag pinag-aralan yung military, kaya walang makatalo sa US ngayon, alam nila yung galaw ng kaaway. Sabihin nila, ay, may nuclear weapon yung ano. Eh, alam na, kitang-kita nila sa satellite nila eh. Pinapakita nila sa mundo yung para ano, parang yabang, konting yabang na rin. Isang ganun lang na pwede nilang sabugin North Korea eh. So, ganun din tayo, dapat alam mo yung kalaban mo. Unang tingin mo pa lang dyan, huwag magudusga, nagtanong ka. Kaya pag-aralin ngayong umaga to, tsaka baka mamayang hapon, okay? Alamin mo yung mga kalaban ng Diyos, si Satanas, ano yung mga gawin niya, yung mga style niya. Pag alam mo paano siya gumalaw, talo sa iyo yan. Amen? Sa atin, sa Panginoon. The number five, draw strength from the Lord Himself as His children. So, di natin kaya ng tayo lang. So, sa Diyos tayo kukuha ngayon, sa Bible and sa kalooban niya. Six is how the have the true love, the love of God. So kasi pag nakipagbangayan lang tayo, galit ka sa kanya, dinamay mo yung mga biktima nila, awawa naman. So, ang pag-ibig natin, una, salita ng Diyos, pangalawa, sa mga kaluluwang, pwede nilang mabiktima. Kaya, aralin natin to, di tayo tatama rin. Basta doktrina naman, lalim naman yan, bata pa ako eh. Tinitingnan ko yung mga preach natin noong nakaraang linggo, buwan, puro sa inyo yun, para matuto kayo. Ngayon, medyo mag-advance naman tayo, men. Baka may mga taga-subaybay tayo sa YouTube, nag-ano ng konting ano, malalim eh. Hindi. Okay, kaya kunin nyo to, ha. Next, have the true love of God. Para alam natin kung ano yung banat natin. Hindi natin babanatan yung mga tao.
yung maling paniniwala at saka especially mga leader nila. Number 7, last si sabi dyan, testify of the Lord Jesus against false savior. So, itataas natin si Jesus ngayon. Pag nataas natin si Jesus, makilala siya ng tao, lilinaw po yung pagkakaiba ng tunay na Christianity sa iba. Ganun po yan. Kaya itong mga Bible verse natin mamaya, ang tinataas natin si Jesus. Kung gusto mong makita ng tao yung false doctrine, itaas mo lang si Jesus, eh, hindi naman pala si Jesus yung tinuturo ng iglesia ni Manalo. Binaba nga siya, ginawa siyang tao. Sa Catholic, ganun din. Dating doon, ganun din. So, lilinaw po yung na ma-identify natin na false teacher sila kasi tinaas natin si Jesus. So, yun yung last point sa introduction. And then, as introduction pa rin, dito na tayo sa medyo summary po ng bago tayo pumunta sa ating mga points sa 1 Timothy 6. So, summarize ko muna, again, yung na-meet natin dyan sa Montalban, yung jokes. Okay? Yung palang bastos na yan. Kung alam niyo ibig sabihin ng panahon namin, alam namin yun. Eh, kaidaran ko yung pastor doon. Alam niya yun. Ba't nagagawing pangalan ng church mo? Jokes. Kaya, kinakabahan ako doon. Baka, ano yun? Demonyo talaga yun. Ang gusto ko sabihin, yan. Yung jokes na yan, galing sila pala dito sa G12. Nilagay naman nila, hindi naman sila sa Facebook nila, we are G12. Ano ba yung G12 ngayon? Kaya mag-aaral natin. So, yung G12, bas hindi church yan. Parang, ano yan, parang pattern of churches. Mas matindi pa, di ba? Ibig sabihin, yung ibang churches, kahit si Bob din, napakausap nga si Pastor Jun, nung inaaral ko to. Kaya si Pastor Jun, so medyo trinay nila to sa kanila. Ibig sabihin kasi pattern to, ibig sabihin, ito ay pwedeng adapt ng mga ibang churches. Parang philosophy siya. Okay? So isa-isa natin dito, ha. Kaya nadaanan to. So sa Wikipedia, medyo konti lang. Ang alam ko dito, inalis nila yung mga ibang bagay dito, kaya konti. Dati mahaba ito, naalala ko, hindi ko lang na-save. Pero ngayon, ito lang. Okay, isa-isa natin. So, G12 vision is a Christian evangelism and discipleship strategy established by Pastor Cesar Castellanos. So, siya ay taga, ano ba ito? Kailan mo yung bad? Taga South America ito eh. Alamutan ko tuloy. Bansa, parang, hindi ng Puerto Rico, pero basta sa baba. Alimutan ko. Ano ba yung mga, Colombia, yan. Okay, Colombia. Tama ba? South America ba yun? Mali ako, ha? The founder of International Charismatic Mission Church. Oh, alam niyo na. Charismatic, di pa natin na topic yan, pero madadaanan po natin actually ngayon yung iba kasi doon siya lang nanggaling. Alam niyo, charismatic, medyo nadaanan natin sa ating church history seminar. Amen? So, yun yung mga tongue talkers, mga Pentecostals, charismaniac, yung charismatic, ganyan. G12 has been adopted worldwide by different churches. Adopted, uy, gayahin natin yung style nila. However, it has been met. Wikipedia po to, ano to, neutral. E sabi dito, isa sa mga nakilala sila, it has been met with criticism because of its hierarchical structure. So may kita yung mamaya, parang ginagaya yung Baptist ito, pero hindi pa nila maalis eh. Malala nyo yung ating lesson sa independent churches. So gusto nilang independent sila kunwari, pero hindi nila maalis yung hierarchical structure nila. Teachings of Prosperity Gospel, okay, yan yung ating title. Then, causing schism and spiritual abuse. Ano spiritual abuse? Kung naalala nyo yung ating yung sa topic natin, nabanggit natin yung sa CCP, ano yun? Yung MMDC, mga ganun? MMRs? MMC. Ganun po sila, parang ano sila, parang business na, kailangan magdala ka sa church ng ganyan, ha? Sampo. Payabangan yun. Amen, natin yan. Pero this time, gusto kong basahin muna yung ating verse. Ilan ba ang gospel? Okay, isa lang po ang gospel. Pero sila mismo nagtawag sa kanila na prosperity gospel. So, sinakyan ngayon ng mga tao. Kasi yun ang ano eh, kitang-kita. Ibang gospel to. 11.4 pala.
Sabi ni Paul dito, magbasa, ready, go. For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if he receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, ye might well bear with you. Okay, so sabi dyan ni Paul, winawanigan niya, natapos na tayo dito sa 1 Corinthians, hindi ko pala, no, 2 Corinthians to. Pero the same, ang warning lagi ng lingkod ng Diyos, maraming mga wolves dyan. Ano sa Tagalog yun? Hindi masyadong ano, walang dating. Lobo. Maraming wolves dyan, yun na lang, mga false teacher. So, paulit-ulit po ito, mga aso, tama. Yun na lang, asong lobo. So, yung tema lagi ng mga lingkod ng Diyos, laban sa mga false teacher, mabigat. Kaya ako sabihin kanina, si Pastor, ganyan nga naman eh, sinisiraan mo eh. Siraan na sila eh. Inasabi lang natin yung kasiraan nila para kayo mag-ingat. Para pag napunta pa kayo dyan, eh, ewan ko na lang sa inyo. Lalo yung mga taga-Lagundi. Pero hindi lang sa Lagundi active yan. Active yan kahit saan ngayon. Okay? Sabi dyan, isa lang ang gospel, pag ibang trinit sa iyo, anong gagawin mo? Huwag mong tatanggapin yan. Hindi yan Kristiyano. Amen? So, and then sa Galatians 1, ito, dalawa, magkasunod. Ganito agalit ang lingkod ng Diyos, and dapat din tayo ganun din. Sa false gospel. Ang sabi dyan, I marvel that ye are soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So, sa ang mga naligtas, ano kayo naligtas? Sa biyaya ng Diyos, sa gospel ng Diyos. Pero, after nilang maligtas, pumapanig sila sa ibang gospel. Pwede ba yung pastor ito? Sabi dito, which is not another. So, gospel ang tawag nila, pero hindi gospel yung kasi ng tunay na gospel, isa lang. By grace through faith, ligtas ka, sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoon, kanyang pagkabuhay, mamatay, pagkabuhay, magmuli. Yun lang ang gospel. Itong mga to, pagkatapos, gagamitin, mamaya, makikita natin isa-isa yun, yung kanyang statement, parang totoo, parang baptist nga eh. Pero, tulad sabi dyan, they pervert the gospel of Christ. Magandang bagay, bababuyin. Kaya isa lang ang gospel, pag tinawag prosperity gospel, hindi totoong gospel yon. Tawag lang nila, parang ha, I believe ha, katulad ng sabi ko kanina, kay Satanas nang gagaling lahat yan eh. Kaya ang ginagawa ni Satanas, itong mga to, siguro mukhang pera lang. Si Satanas gusto niya sirain ang Christianity. Demonyo, okay? Kaya isa lang ang gospel. Pero yun ang tawag niya sa sarili nila, prosperity gospel. May namit po ako yan online, sabi niya. Tama ba yung prosperity gospel? Sagot naman. Okay yun, yun na. Gusto mo, i-share ko sa inyo. Kala ko dati kasi yung mga critics lang nagsasabi sa kanila, prosperity gospel kayo eh, kasi na madalas marinig eh. Hindi, inaano nila yan, na-embrace nila yan, prosperity gospel. Kaya mag-ingat. Okay, sa history lang tayo, mabilis lang. G12 vision was formulated by Pastor Cesar Castellanos after attending the Yoido Full Gospel Church. Yoido, kung tama man yun sa, ayan po yung pinakamalaking church sa mundo, sa South Korea. Nakita ko yung building nila, parang talo yung mall eh. Parang temple na ewan. Oh, parang, ano to? Parang orchestra, ano yun? Parang, ano yung sa iglesia ni Manalo? Parang ganun, pero pangit yun. Malaki lang yun, yung sa kanila parang, hindi mo maintindihan pa yung pagka New Age design eh. Parang, ano, magandang mga building yun. Yung architecture talagang matindi. South Korea eh. Kaya sabi nga sa inyo, minamimi tayo mga South Korean cults. Mayaman yan. Hanggang dito, dumarating yung kalokohan nila. So ito po ay Pentecostal. Hindi na sinabi dito, pero yung, ano ba to? Okay, yung pastor doon is si David Yonggi. Napakalaki. Umaten doon si Pastor Cesar, yun na lang ha, Castellanos. Taga US po to, pero taga, ano sabi ko kanina, Colombia. But anyway, sa US nagpasikat to. Tinignan to niya yung kanyang, sabi dito,
After attending the Yodiful Gospel Church in 1983, seeing that their cell group model fosters church growth. Sa Tagalog, yung kanilang model, cell group, yan, nakikinig niya yung cell group, di ba? Ginaya rin ng mga CCF, BCF, lahat ng F. Foster church. Pag sinabi nilang church growth, hindi katulad ng ginagawa natin dito. Ang church growth sa atin, natututo yung mga tao ng Bible, ng soul winning, and then, of course, discipleship. Sa kanila, yung sabihin ng growth sa kanila, para may ng member, okay? Okay, malilito, ha? Yun ang ibig sabihin sa growth. So, tayo rin naman, pag-grow, talagang lumalago. Tama naman yon. Pero, mababaw yun sa kanila. Gusto nila, basta marami lang. At hindi katulad ng Catholic. Siyempre, Catholic. Anong ginawa ng Catholic? Parang parami. Nanakop, di ba? So, obviously, ngayon, panahon natin ngayon, hindi na pwede yun. So, si Satanas, meron pa rin siyang paraan. Parang magpapaya, parang tagpaparami ngayon. Hindi na bawal na yung manakop. Hindi na basta-basta, okay? At least. So, ginagawa nila, meron silang mga formula na sila yung kaparami pa din. So, inaral daw niya, oh, okay yun ah. Ginawa niya, he revamped. Medyo iniba niya. Strategy, and it grew to another church go enterprise. Enterprise. Hindi maganda yun sa, hindi yun masama sa business. Pero pag sa church, naging enterprise. The churches around the world came to study in their own attempts to foster growth, including mainline Pentecostal denomination like Assemblies of God, Church of God. Over the past several years, the application of G12 model, as zealously advanced by Castellanos organization, has become a source of division, contention, and even spiritual abuse. So, nung una, maganda para sa kanila. Maganda, obviously, hindi biblical bato yung ginagawa nila. Isa-isa natin mamaya. Pero yun, obviously, salamat din, ay na-observa ng tao, parang may mali dito. Okay? Kaya sabi dito, pero ginagaya ng iba, nabanggit ko natin na sa inyo, si Pastor June. So, salamat, inamin naman niya. Tapos, siya rin nagsabi sa akin, sabi niya, may mali dito. Okay? Kaya inalis niya na. May sarili siya ngayon. Anyway, G12 model has been prominently adopted by different churches in Canada, Hong Kong, the Philippines, Singapore, South Korea, and United States. So, anong pare-pareho dito sa mga to? Ito yung mga malayang country, no? Anyway, G12 International Conference, kanilang conference, annual conference is held in Bogota, Colombia in January. Colombia pala, no? The president of Colombia has frequently attended these events. Okay? Lalo si Duterte? Sino ano niya? Si Kay Boloy, di ba? Ganun din. They work hand in hand talaga mga politiko sa mga false religion. Okay, so yun na lang. So, this time, so nakita niyo sa summary, dito naman tayo sa in G12, sabi sa inyo, style siya ng pagpaparami ng member. Okay? So, pag-usapan natin, yun yung international organization. Pero pupunta tayo din sa medyo local. Di ba, kanina nabanggit ko si Jogs. And then, ginagamit niya, G12. Mas malaki, international. Dito tayo sa gitna, dito tayo sa Pilipinas, isa sa mga sikat na G12 church dito is yung Dulos. Nabanggit natin na last time yan. Isa yung pinakamalaki. Dulos for Christ. Alam si Marian, di ba? Sa? Anong ship? Anong ship? Talaga? Hindi, walang nalaman siguro yun. Alam si Marian, di ba? Kinausap si Marian dyan. So, isang Bible study namin sa office. Galing siya dyan. Kung ano yung mag-usapan natin ngayon, pinatotoonan niya yan. Umalis siya doon. Pero, yung iba, nadala niya eh. Kasi nga, ano yun eh. Yun yung ano, doon siya nakakilala sa Panginoon eh. So kaya, ang hirap siya nagsabi nun. So mag-aralan natin ngayon yung Dulos for Christ. Natawagin na lang natin munang Dulos ngayon, umaga, okay? So ano yung paniniwala nila? Tinignan ko para hindi natin sila sinisiraan at hindi natin sila yung may misquote. Kung ano yung sinabi nila sa website nila, ito yung paniniwalaan natin. Mag-aralan natin. So natawa lang ako kasi hindi ko makopy and paste. Bawal. Sabi ito, parang may JavaScript na ano.
bawal ka mag-copy and paste. Na-copy ko pa rin. Okay? Na-hack. Ito ang kanilang paniniwalaan. Isa-isahin natin kasi dito tayo mag-dwell bago sa ating mga points. So, number one, about God. Generic to. We believe that there is one God, tama naman, who is the maker of heaven and earth, that God is infinite, almighty, immutable, in perfect holiness, truth, and love, that God is revealed in three distinct persons, Father, Son, and Holy Spirit. These three are coexistent, co-equal, and co-eternal. Long spelling pa eh. Tawa ako eh. Anyway, parang tama, di ba? Trinity, okay. So, yan. About Jesus Christ, we believe that Jesus Christ is the eternal Son of God made flesh, tama? That He is fully divine and fully man, tama rin? That He was born of a virgin and led a sinless life, tama rin? He was crucified of the sins of the world, was dead, buried, and the third day He rose again from the dead. That He ascended into heaven and sits at the right hand of the Father where He ever lives to make intercession for His people. Tama pa rin. Generic kasi yan eh. Copy-paste lang yan sa Baptist. Pwede na. Holy Spirit, no? Meron tayong highlight. Mag-usapan natin. But the Holy Spirit, we believe that the Holy Spirit convicts the world of sin. Tama, nasa Bible yan. Righteousness and judgment. That He brings about the new birth, persuading men through the guide, through the proclamation of the gospel, to repent and confess Jesus as Lord. Jesus is Lord naman talaga. Nakasunod pa ba? Kasi ito yung sinasabi sa inyo, iniingatan natin. Amen? Yung word na repent, hindi natin intindihan ng Pilipino yan. Kaya hindi natin ginagamit yan hanggat maaari. Okay? Pero nasa Bible yan, kaso nga yung tamang context dapat. Sinabing repent sa context ng kaligtasan, ang sinabi niyan is to turn. So pag hindi ka naniniwala dati, naniwala ka ngayon, repent yun. Yun ang tamang repentance. So, mayroon tayong specific dyan. Ilalagay ko sa ating description sa YouTube. Sipagin ako. Yung link dun sa ating specific preaching about the right repentance, salvation. Okay? But anyway, sinasabi nyo dito, para kayo maligtas, i-confess mo si Jesus is Lord na wala nang duda dun. Okay? Pero ang ibig sabihin kasi nito ng catchphrase nila dito, ibig sabihin, mag-submit ka kay Jesus sa buong buhay mo. Maganda yung kaya mo. Kaya mo ba? Para maligtas ka. Hindi requirement yon. So, ito yung unang mali. Nakita natin, ha? That He is the counselor, guide, and sealer of their faith, sent to indwell our lives, that He is... Unang mapansin nyo dito, yung mga salitang ginagamit, importante to statement of faith to, eh. Hindi ka nabuhusgaan, eh. Yung mga ginagamit nila mga terms is mga modern terms, hindi biblical terms na medyo may Bible din. Pero hinahalo nila yung mga terms na mga yan nga, mga CCF, ganyan. That He desires to fill each believer continually with power to witness and imparts His supernatural gifts for the ever edification of the church. So mamaya, may alaman natin yung sinabi nila dyan. Sabi nila, so kaya alam natin Pentecostal to. Mga tangan, sabi nila, the work of the ministry in the world, that all the gifts of the Holy Spirit at work in the church of the first century are available today and are to be earnestly desired and practiced. So, kung naalala niya ating nahaginga natin yung mga Pentecostal, lahat ba ng gifts meron pa ngayon? Kung kailangan, yes, eh, hindi, kailangan ba? Ay, mapagaling ako, gumaling ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Basta wala ka nun, di ba? Hindi ka tunay na church. Ganyan ang mga ano nila, sa mga forum, ganyan sila. So, hindi totoo yan. Okay? So, alam mo, hindi na sila sabi yung tongues dito. Kasi sila mismo nahihiya na rin eh. Pero pag inusisa mo yan, yun ang ibig sabihin doon. Okay? Yan ang unang highlight natin dito. About the Bible, ito. Walang mali, pero ang mali, kulang. About the Bible, we believe the Bible is divinely inspired, the Word of God. Tama. That is complete and without error. Tama na naman. And that is... It is the authoritative rule for Christian faith and practice. Copy-paste. Ang tanong, anong ulang? Anong Bible tinutukoy mo? Diba? So, sa ating ina, King James lang. Kasi di pwede sabihin, bumili ka nga ng Bible. May Bible ka ba na yan? Nasaan yung Bible na divinely
Inspired word of God that complete and without error. Pwede bang pakita? Titingnan ko kung totoo talaga. Nasaan? Pag hindi mo sinabing King James, wala ka. Kasi magkakaiba lahat. Again, natapos na natin sa ating seminar. Maraming place pa. Iniwasan nila yon. Okay? Kasi I believe, pakitang tao lang to. Okay? Gusto lang nalang iganyan kasi magandang pakinggan. Pagpapatunayan mo na, ipapractice mo na, hindi nila kayang gawin yung sa King James kasi nga, itong papasinungalingan sila nito. Parang nahatawin nito yung preacher nila nito. Oh, pag ito binasa ng nandyan, tapos mag-preach sila, tapos hawak nyo King James. Hindi naman yung sinasabi ng Bible ah. So, iniwasan nila yon. So, kaya sila, yan, ganyan lang. Ang tawag dyan, lip service lang sa Bible. Mga, naiiniwala lang yan, hindi. Move on tayo. About the fall and redemption of man, kaligtasan to. By the way, wala silang salvation na topic. Dito lang nila ipapasok. Sanctification and redemption of man. We believe that man is in his national state, is a sinner, tama naman, lost without hope, and without God. Ang Calvinist, di ba? And that man's only hope of redemption from sin is through the shed blood of the Lord Jesus Christ. Tama naman. That salvation is received as a gift of grace, of God's grace. Tama pa rin. Kaso ito na, through repentance toward God and faith in the Lord Jesus Christ. Tama pa rin yun again. Kaso, ang word na repent ngayon is na-mimis-define na. Kaya paano mo nalang mali ito? Hinighlight ko. That biblical repentance, ito daw yung tamang repentance na nasa Bible, is characterized by a changed life. Okay, kung tunay ka nag-repent, yung buhay mo mababago. Eh, maganda naman yun. Pero again, requirement ba yun sa kaligtasan? Sino dito? Ligtas ka na ba, Kim? Nabago ba ang buhay mo na naligtas ka? Lahat? Hindi, di ba? Alam ko yan eh. Hindi sa ano, pero alam, lahat yan. Pwede ko sabihin kay Daddy, kay Joshua, kay Brother James. Hindi na bago lahat. At una, malabo yun, change life. Ano yun? Pangalawa, malabo na naman kasi ang sinasabi nila, pag-replace na sila, parang si, sino ba itong sikat na to? Si Paul. Yung ano, wall washer, ganun yan. Kung hindi nagbago buhay mo, hindi ka ligtas. Mali. Amen? And saving faith is evidenced by kingdom service. Sa Tagalog, malalaman ko ang ebidensya ng kaligtasan na ikaw iligtas. Kung ikaw ay naglilingkod sa anong kingdom, kaharian ng Diyos. Eh, maganda naman maglingkod, di ba? Pero, anong tinira nila? Yung mali na, yung pinapotanting bagay, which is kaligtasan ng kaluluwa. Sabi mo, hindi ka naman ligtas, naglilingkod ka ba, Kim? Para dumami yung church? Ano kasi sinasabi dito? Mamaya, maintindihan nyo anong isipin nila dito. Mali yun. Amen. Ako, salamat. Ang kaligtasan, manampalataya ka lang. Kaya sila, parang usundutin nila yung kaninang sariling agenda. Para kayo sumunod kayo sa amin, magparami tayo para maligtas ka. Kung di ka nag-i-invite, di ka ligtas. Ganun yan. About sanctification and of the redeemed. So, paano naman daw sanctification? So, tama naman yan. Okay, kayo ligtas, ikaw ay may disciple. Pero sabi dito, actually, tama lang sinabi niya dito, natawa lang ako. Ewan ko, tinatype nila to, what? Nag-quote dito ng Bible verse, mali, sabi dito. Masahin ko lahat, ha? We believe that the Holy Spirit is the active agent in our sanctification and seeks to produce His fruit in us as our minds are renewed and were conformed in the image of Christ. Walang problema doon, tama yun. Sabi dito, that as we were led by the Spirit, we grow in the knowledge of the Lord. Tama pa rin. Freely keeping His commandments and endeavoring to live in the world that all people, ito na yung quotation, may see our good world and glorify our Father which is in heaven. Ano yan? Matthew 5, 7. Yan ang gusto natin, di ba? Nalimutan ko. It's good works dapat.
good work glorify. Good work. Matthew. Yan. 16 pala, no? Eh, nagkamali na lang time siguro, pero hindi ko alam kung kinapipaste or binasa man lang to, print of text to. Kung alam mo yung Bible, inakabisado ng mga bata to eh. That ye may see your good works. Sabi nila, good world. Anyway, about the church. We believe that God in His word and spirit grace the church, calling sinful men out of the whole human race into the fellowship of Christ's body. Talaga? That by the same word and spirit, He guides and preserves that new redeemed humanity. Tama naman. The church exists to worship and glorify God, the Father, tama naman, Son, and Holy Spirit. The ultimate mission of the church. Ultimate. Ano ba na sana ng church? The ultimate mission of the church is the making of disciples. Napansin niyo yan? So kaya andyan kayo para gumawa tayo ng mga disipulo. Sa Bible ba yun? Wala sa King James yun. Sabi sa Bible, una, dapat maligtas kayo. Sabi dito, through the preaching of the gospel. So again, nag-stray sila sa katotohanan. Ang katotohanan ng gospel pinipreach para maligtas yung tao. Kansin nyo, iniwasan nila yan. Tayo din, iniwasan. Alam natin yan eh. Yan ang pang-ano nga natin sila, iwasan yan. Yung mga kilala namin ganyan. Christian ka ba? Tayo ligtas. Anyway, yun ang pinag-goal nila, mag-make disciples. At pag yun ang goal nila, pag marami ka ng member, anong marami ka? Pera. So, introduction pa lang tayo. Gutom na ba kayo? About the sacraments of the church. Sacrament. Hindi natin ginagamit yan, di ba? Kahit Protestant, yun ang ginagamit nila. Anyway, we believe that water baptism in the name of the Father, Son, and Holy Spirit is an outward and visible sign and inward spiritual reality. That in baptism, we are identified with Christ and His church. Medyo tama naman. Demonstrating that we have been buried with Christ and raised with Him to walk in newness of life. Tama rin naman. Pero, we believe that the Lord's Supper is for those who have come to the faith of the Lord Jesus Christ. Tama rin. Kasi pang member lang. That it shows the giving of His body and shedding His blood on our behalf is to be observed throughout the Christian life. Ito yung mali. Sabi niya, as a sign of continued participation in the atoning benefits of His death. Sa Tagalog, ginagawa mo yung Lord's Supper para makita na ikaw ay nagpa-participate. Ha? Continued participation. So, work salvation to in the atoning benefits of His death. False gospel. Amen? Let us partake the Lord's Supper in the attitude of faith and self-examination. Tama naman yun. We remember and proclaim the death of Christ. So, again, ang parang inaral natin sa dating doon, mix siya ng katotohanan, ng tama, at saka ng mali. Second coming, medyo vague na lang. Kung ano yung pininiwala natin, ganun din. Hindi sinabi, pray, propose. I mean, we believe the visible, personal, and glorious return of the Lord Jesus Christ. The resurrection of the dead, the translation of those alive in Christ, the judgment of the just and the unjust, and the fulfillment of Christ's kingdom in the new heavens and new earth. So, medyo generic siya, pinaikli niya para hindi sila ma... So, pero maganda dito, at least yung... Parang inaalay nila sa Baptist din. Okay. So, yun muna. Alalahanin nyo lang yun as we have our points after this. So, ito meron lang akong listahan dito ng mga sinabi ng mga nag-observe sa kanila at nakita ko din sa mga testimony ng mga galing doon kay Maria. Sinabi niya to. Ito yung practices nila na kita natin mali. Okay. So, number one, enticement vulnerabilities. Ang isabihin po niyan, summary lang po ito nung observer. Galing pala ito sa SRN, hindi ko na i-recommenda yung lahat ha, pero medyo ginawa niya yung research niya. Ay, sabi niya dyan, ginagawa nito mga to, in-entice kayo para mag-join kayo ng church at magpatuloy. Ang ginagawa nila, subang maglingkod sa Diyos. Medyo tama rin eh, kaso, yun nga, pinapervert nila.
Okay, gagamitin nila yung pag na-entice ka na, yung lahat ng tamang bagay, yung ginagawa rin natin. Gusto mo mag... Pwede sinabi yung reward sa langit eh. Madalas ganun. Medyo sentence sa sarili. Gusto mo maglingkod sa Diyos, yung mga kasalanan mo, gusto mong iwan. Tama naman, di ba? Pero again, mali yung application. Group movement na tinatawag. Ito po yung... Ano sila dito? Very... Ano sila dito? Tawag dito? Ginagamitan nila ng psychology yung mga tao. Gagawa nila, hindi mga pastor ang gumagawa ng tabaho. Yung pastor, ganito lang sa kanilang mga big events, saka sa mga gathering. Pero ang gumagawa talaga ng tabaho yung mga cell group nga. May mga programa sila, at even mga seminar din. Tapos magkakaroon sila ng group activities. Diyan nila ini-inject lahat ng mga gusto nilang inject na para mandoktrinahan yung tao na hindi naman Bible, pero parang sinasychology nila. Okay, hindi ko na i-ano sa inyo, ha? I-research nyo lang sarili nyo rin. Pero ito yung mga summary lang. Muna, kasi hindi natin kailangan i-discuss lahat eh. Then, appeal to the emotions. Again, yung nag-observe nito, hindi naman Baptist, na nire-report lang sa kanya, na-observahan niya, at tayo din na-observahan natin. Ibig sabihin, appeal to emotion. Nalala nyo, mga Pentecostal, ganun yun. Ano yung sabihin, appeal to emotion? Ang gagamitin ko yung emotion nyo para gawin nyo yung gusto ko. Ang gagawin ko, papaiyakin kita. Diba, yung music nila, ganun yun. Pag umiyak ka na, kala mo, presensya ng Diyos. Ito na yun. Nag-iyakan na, Lord. Patawarin mo kami. Parang show na yun dun sa ano. Emotion, whether... lungkot or yung pag-ibig sa pera. Ay, punta tayo doon. Then, the appeal to belong. Diba, bad? Alam niyo, kasi kami na-encounter namin mga yan. Nakapagagaling niya mga yan. Unang meet pala sa akin, di pa ako kilala. Brad, puro Brad na eh. Brad, kapati, ganyan lang. Doon sila appeal to belong. Uy, ano tayo? Kapatid. Uy, sino ka ba? Alam mo, pinapaniwala ako, kapatid agad. As ganun po yung dynamics ng kanilang mga ano, group influence. Ganun din yun. Sabihin, uy, siya, nag-invite din. Ikaw din, mag-invite ka na rin. Puro ganun yung narinig ko sa nabasa ko sa kanila. So tayo, ini-encourage din natin invite niyo yung mga loved ones niyo, di ba? Pero hindi, napansin niyo ba, hindi ganun ka, di ba? Kasi una, alam ko kayo, hindi naman kayo mag-ilingkod at paano niyo akaya niyan dito kung hindi pa kayo natulungan ng Bible. Kaya tayo po, Bible. Tapos doon nyo na maintindihan. Pambihan, sa impyerno pala to. Doon mo maintindihan, kawawa naman pala to. Mahirap na, loko na sila. Kaya tayo puro Bible. And then, automatic na sa inyo yun eh. Na kayo na yung, kawawa naman yung aking nanay, tatay. Amen, kaibigan. Hindi ko ipupersahin kasi, pag pinersa ko kayo at parang pinahiya ko yung hindi kayo nag-invite, anong ginagawa ko nun? Diba? Hindi na spiritual yung approach nung carnal na. Pagalingan na. Okay? Group info, induction and identification. Ibig sabihin lang nun, talagang, ito po si, ano, ayun, daming na akay. Yeah. Ganun yung mga ano nila, dynamics dun. Changing of beliefs. So, ito yung observahan ng observer, paiba-iba sila ng, ano, ng paniniwala. So, wala silang pakialam niya, parang naalala niyo kay dating doon, nabanggit din natin yan, di ba? Paiba-iba ng paniniwala yan, na-observe, naka-record pa naman sila. Kaya minsan nakakatawa rin yung kalaban nila, iglesia, nire-record din si dating daan. So, may ano silang compilation na, ano ko yun eh, pabago-bago. Kanina, sinabi ni Soriano, ganyan, mamaya, ganyan na naman. Alala ko yung King James, dati King James sila dati, ngayon, hindi na rin. Magulat ba kayo? Hindi. Kasi siya lang naman nagpa-umpisa niyan eh. So, anytime na meron siyang parang mali, babaguhin niya yun. Okay, ganun yan. And then, entrap or free to leave. So, parang kulto nga talaga. Pag ikaw ay gusto mo nang umalis doon, may nagpatotoo yung isang leader nila, babae. Si Ate Pen, parang ganun, Ate Pen. Kalimutan ko na yung pangalan. Ganun yung testimony niya. Para dati, active siya, nung umalis siya, siniraan na siya. Ngayon, tayo, pag may umalis tayo dito, hindi natin pinapangalanan kasi nga, mga ano yun, di ba? Inasabi ko lang sa inyo, ano yung, tinatanong natin sila, pinuntahan natin sila. Kung may mali kayo, pag-usapan natin.
Pero pag umalis na yan, hindi natin tipong sisiraan yan. Kasi pag siniraan mo na, hindi na makabalik. Amen? Nasabi lang natin, ito yung baka, ito yung maniniwala, ito yung pinapractice nila. So anytime na mag-repent sila doon, pwede silang bumalik. Hindi natin sila ang kakarakter assassination. Amen? Sinasabi. Hindi natin ba-burn yung bridge. Kung sila yung nag-burn sa side nila, problema nila yun. Pero tayo hindi. So ito, ganun daw ginagawa nila according, again, na nakita kong testimony. Group that entice and bind. So mga bata, medyo hindi nyo pa alam yung kami sa Tabao kasi yung mga galing ibang tao sa ganyan. Kung kayo na naranasan nyo na yung mga networking, ganun yun. Paano kang hindi mababind eh, nagbayad ka na ng malaki? Kaya sabihin nila, eh sayang naman yung entrance ano mo. Kaya magbenta ka na magbenta ngayon. Ikaw naman, oo nga, no, sige na nga. So sila ganun. Already sa observer, ha? Encounter groups. Ito yung mga programa nila na parang ganun din. Mga grupo-grupo, tapos may mga dynamic sila. Doon ka na manudoktrinahan. Anonymous groups. Ito naman yung sinabi anonymous group. Yung nakwento ko ni dati sa inyo. Sino yung mga ano dito? Mga dating addict. So, hindi magpapakilala yon, pero pag-uusapan nila yung kanilang ginawa. So, kasi pag ganyan ang ginagawa nyo is, anong nangyayari dyan is, parang kala mo, you belong nga, di ba? Ang problema dyan, kaya di natin ginagawa dito yan, lalong, ay, ginawa mo yun. Tayo, iniiwanan natin yun, alam na natin yun, makarumihan. Amen? Di natin ginagawang ano yun dito, parang pag pupulutan natin yung ano, ay, ginawa mo dati. Natindihan nyo ba yun? Sabi sa Bible, nakakahiya na nga yun eh, huwag mo nang pag-usapan. Kaya huwag nang gagawin yun sa kapatid. Ngayon, yung iba, ang tinitira natin yung false teaching na napansin nyo, di ba? Hindi natin yung personal na buhay ng tao. Alam mo ba dati, ganyan yan. Iwasan yun, hindi natin gawain yun. Pero sila, ang ginawa nila, kaya nga yung experience namin sa Bible study, gano'n, gagawin nyo lang. Mag-voice out yun. Alam nyo ba, ako dati, nag-fornicate ako, nagsisisi na po ako, ilang lalaki yung ano po. Next week, wala na yun, kasi a-attend ka pa bang, gano'n? Hindi naman sinabi sa Bible yun eh. Pero itong mga itong ginagawa nila, nabanggit ko din kayo ba dyan, I believe, kaya nila ginagawa yan para mag-influence din ng iba. Dati po kung bakla, ay, magiging ano, kung bakla din yung isa, magiging ano na yun. O doon sila magkakalat ng lagim. Sa atin, hindi tayo ganun. Amen? Amen. Tsaka sa atin, dahil pastor nga yung nangunguna lang, hindi yung mga cell group na yan, isa lang ang voice dito. Parang sa Ecclesiastes 12. Nasabi doon, ang Panginoon lang, ang boss. Tapos mag-e-echo yan sa church, yung pastor lang, wala na iba. Ngayon, meron yung iba na uma-assist. Pero pag alam ko yun, lahat yung minomonitor ko, kaya nga kahit wala ako dito, pinaparecord ko, papainggang ko yun. Dahil importante sa akin na walang ibang ano dito. Doktrina, amen. Okay. Anyway, yun yung anonymous group na tawag nila doon. Dati po akong ganyan. Cell group, ito na yung sinasabi natin kanina, dyan sila, cell group, leader, cell group, parang maliit na church yun, na lagi kang i-obliga nun, dapat Bible study tayo. Eh maganda naman sana yung kung biblical. Okay, sa Bible kasi, maganda yung Bible study, pero, basta sigurado tayo na tama yung tinuturo. Pag cell group, paano na lang yun eh. Pasikata na lang yan. Again, yun na narinig namin. Okay? Iba kasi hindi ko maano sa inyo kasi hindi ko rin naman talaga. Hindi naman ako nag-ano dyan eh. Yung narinig ko lang. Kaya ginawa ko na may mga nakakausap ako ganyan, di ba? Napasinibad yun eh. Sila yung nagsasalita. Sabi, ano ba yan? Tanong lang ako ng tanong. Ganyan tayo. Hindi tayo nag-judge ng mali, ha? Anyway, last is ecumenical inspired groups. Yung mga grupo na yan, nabanggit ko sa kanyo, Brad, ganyan. Ang gusto lang nila, para maka-attack ng maraming tao, hindi sila mag-judge na katulad ginagawa natin. Don't judge the people. Yung mga bakla, okay lang yan. Yung mga fornicator, okay lang yan. Yung mga artista, okay lang yan. Yung mga businessman, mga ecumenical, ibig sabihin, lahat kayo tanggap. Okay? Familiar na kayo sa word na yan, ecumenical. Ang sinin nyo yan, lagi natin binabanggit yan. Sabihin, gusto nilang paghatak-hatakin yung mga pantay, ayaw nila ng division. Kasi nga, pag nag-divide, minus sa kanila yun. Whew!
O, tapos na tayo sa introduction. E, pangit naman na wala tayong points, di ba? So, kaya kahit alas 11 na pasado, kuha tayo ng isa. Mamayang hapon na. Anong gusto yung mamayang hapon o next Sunday na? Sino mamayang hapon? Ah, sige, wala mo ng Daniel, ha? Malalim din yung Daniel, eh. Ah, sige, para matapos natin isang araw. Kunin lang natin, mayroon tayong 8 points dito na kunin natin sa 1 Timothy 6. At ang pattern natin dito, yung mga dati nating patterns sa, yung mga tinatch natin sa ibang kulto. Okay, so number 1, again, kinuha ko to sa kanilang ano, ha, website na ayaw nilang pa-copy, pero na-copy ko pa rin. Sa ating point number 1, the Bible, may standard ba silang Bible? Nakita natin kanina, wala. At yan, tinanong ko sina, di ba, sina... sina Maria, tsaka si yung natili doon, si nakalimutan ang pangalan. Yung magaling mag-gitara. So, anong Bible nyo? Ano sagot nyo mga yan? Kahit ano. Wag lang ano, wag lang yung kay Catholic, tsaka kay ano. Ganun lagi yung Catholic, kawawang ewan din eh, no? Ano, pinagtulungan sila, pero actually, may influence sila dyan. Oo. So, sabi sa Bible, balik tayo sa 1 Timothy. Isang point lang, pero mahaba ito eh. Okay, sabi dyan, perverse disputing of men of corrupt mind, destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Ano yung pinaka-focus dyan? Pera, di ba? Pag kumikita ka na, okay na yon, godly ka na. Nasabi ng Bible, hindi. Pag sinabing godliness, kabaligtaran nga nun, contentment. Sorry, yung kabaligtaran ng kanilang godliness, yung gain, is godliness na totoo, tsaka contentment. Okay? At sinabi nyo, is great gain. Nakita yung play of words. Kinumpara sa kanila, gain is godliness. Ang tama, godliness with contentment is great gain. Ibig sabihin, pag godly ka at contento ka, hindi ko yung pera-pera. Invite ka para makain pera. Yun ang gain. Natindihan nyo ba yun? Hinahanap ko dito, hindi ako nag-ahanap dito ng napaka, basta, invite natin lahat sa ano namin. Uy, hahangaan kita pag marami ka na invite. Napansin nyo ba hindi tayo ganun? Yung ibang Baptist nag-move sa ganun. Pag na-invite, kesyo, ano, ngayon, kung na-invite mo, naligtas ba lahat? Nasyesheran yan sa likod, okay naman yun. Ang problema, anong ginamit mong motivation para pumunta sa church? Yun ang problema. Sinasabi nila yun. Ang sabi nila, kaya yung mga magaling dyan, yung mga teacher, tsaka yung mga, kung ako namin, mga tauhan ako sa trabaho, pinapunta ko lahat dito. Magaling ba ako? At least, pinapunta mo yung galing mo. Ang problema doon, anong motivation mo doon? At sila nagsasabi niya dyan, sabi nila, may extra grade kayo sa akin pag pumunta kayo sa church. Patay na. So, ikaw na yung magaling. Tama ba? Napapunta mo sila, ang laki na impluensya mo. So, hindi tayo ganun. Ang gagawin natin, contento na tayo ng maliit, kung maliit lang talaga tayo, pero mag-soul winning tayo, mag-soul winning, hindi natin sila babarasuhin. Alam niyo yung babarasuhin na sinabi. Hindi natin sila pipilitin. Sila lahat ng programa gagawin para lang pumunta, pumunta, pumunta tayo, baliktad, tayo mupunta sa kanila. Kasi talagang maliligtas sila, wala silang choice. Sige na nga, share nyo kami. Doon maliligtas yun, hindi yung napakarami na dyan, mag-happy-happy, kanta-kanta, tapos naligtas na. And dyan na yan, talagang tatanggap na yan. Ang tanong, totoo ba? Ang tanong, pag nag-page ba ako sa 1,000 tao, sa palagay mo lahat, makakaintindi yun? Yung ginagawa nating personal evangelism, magagawa ba natin yun? So, gusto ko sabihin sa number one, actually, sa Bible, wala silang isang standard. Anong standard nila? Making disciples. Kanina, di ba? Basta ba, maraming disciple, maraming tao, yun ang para maraming pera. Kaya nabanggit natin to, ang standard nila, maraming pera, maka-gain tayo. Ano sinabi sa Bible kanina, sa 9 and 10 naman? But they that will be rich fall into temptation.
kung po ang motivation ng mga leaders, especially na maraming tao, maraming pera, maraming tao, maraming pera, laglag ka na. Okay? Ngayon natin pag-usapan yung Bible kasi madi-divide pa tayo dyan eh. Na-invite kayo sa 1,000, na-divide sa Bible, 500. Ay, 500. Mali yan. Huwag natin pag-usapan yung Bible. Oh, you know, usapan namin ganun sa Bible study. Laging ganun. Kaya yung iba doon umalis na eh, ayaw na eh. Pero may natuto. Kasi yung pag ikaw daw, puro gusto mo, pera, pera, pera. I-assume na natin mga ligtas na to. Okay, obviously, marami sa kanila hindi sa dulos. Pero, pag ikaw, kahit ligtas ka na daw, pero ang gusto mo, yumaman, ang mangyayari sa'yo, malalaglag ka sa mga temptation and snare, pag sinabi snare, trap. At sa mga foolish and hurtful lust. Okay? Hindi ko nabanggit kanina, alam niyo ba ang kotse ni Pastor, ano? Oriel. Yan ang pangalan niya, Oriel. Nakalimutan ko, hindi ko nalagay. Kung nagpipreach ka lang, ganun ba ang kotse mo, yung ano? Alam niyo si Bumblebee? Ang bago. Camaro. Nagmamalaki niya. Oh, ito. Blessing from God. Preacher ka, kailangan mo yun? For the love of money is the root of all evil. So, pag minahal mo na yung pera, kahit ligtas ka, diyan manggagaling yung mga problema mo, spiritual. Eh, lalo na pag hindi ka ligtas. Kasi di sinabi dyan eh, pero may context kasi dito ng mga ligtas na. Pero lalo yung mga hindi ligtas, pag puro pera ka, puro pera ka, yun na yung motivation mo, yung nagdadrive sa'yo. Yung church, yung doctrine, wala na sa'yo. Yung Bible, wala na yan. Basta dumadami, okay na yun. Ulit-ulitin lang niya, Kristiyano tayo, God loves everybody, praise the Lord, hallelujah. Okay na, bayad! Sige, bye-bye. God bless you. At mag-rock-rocka na tayo. Jesus, Jesus. Sabi dito, pag gusto mo pera, 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 ginusto mo yon. Kaya sinasabi ko, by the way, ha, sa atin din to, kaya tinatake lang, paano nila sisiraan? Kayo din. Para sa atin to, pag medyo nadodrone na kayo, magayahin natin yung pastor, oh, ang dami nilang ganyan, laki ng ganyan. Hindi tayo after doon. I-context natin sa atin na ngayon muna. Ha? Sa mga ligtas, pag ikaw ay puro gusto ng pera, ganyan. Nagkamali na sila. They have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. So, kwento ko na lang sa ating katapusan. Ha? Saka na yung, mamaya na yung 7 points. Kwento ko kaya sa mga Baptist na lang. Yan na tayo sa mga Baptist. Kasi lalayo pa tayo. Yung mga... Na kulto, kulto na yun, anong gagawin nila? Kulto, puro mali. Mga Baptist, para iwasan natin, yung iba ganun din. Nabanggit ko sa inyo, dati na, sabi, may kilala ako ganun. Sabi niya, yung in-interpret niya yung sa John, 1 John, gusto ko maging prosperous ka as your soul prosper. Sabi dun eh. Kinote pa sa akin, kabisado niya yun. Pero ibang bagay, hindi niya alam eh. Pala, nagko-COVID na, alam niyo yung taong yun, nasa na ngayon yun, nagtatago na. Dahil sa dami nilokong tao, networking. Lahat na ng networking, pinasok niya na. Tapos, to the point na gumawa rin sa sarili niya, networking. Yun, siguro ligtas yun. Sana. Yun, parang hindi pag tinignan mo eh. Gabi yung gusto niya sa pera. Alam niyo yung ginagawa networking, di ba? Yung, oh, ito, kotse ko. Nagkaroon talaga ng mga kotse. Totoo yan. So, sana iwasan na natin. Amen. Iwasan niyo pag nakakita kayo magmamayabang na ang blessing sa kanya puro pera, mag-ingat ka na, lalo pag pastor yan. Amen? So kaya ganun si Dulo, si G12, at saka si Jogs. Mamayang hapon, tuloy natin. Amen? Kasi gutom na ako. Okay, so at least sana nakuha niyo yung spirito na sinasabi natin. Let's pray, Lord. Maraming salamat. Pagpatuloy namin mamaya, Panginoon, magpuspuso namin ng banal na spirito, Panginoon, ma-discern namin ano yung dapat namin makuhang mensahe dito, Lord, na again, ang daming mga pagpapanggap dyan. Ginagamit din nila ang inyong salita, kunwari, ang inyong Bible, yung pangalan niyo, Panginoon. But I pray, madiscern namin yung tama sa mali. I pray, makita namin yung kalokohan nito, Lord, at hindi namin gayahin.
Expose namin, Panginoon. Maawa kami, Panginoon, sa mga naluloko nila. Ganun din sa amin dito, Lord. Mga nagalaki, mga bata, I pray. Magkaroon kami discernment, Panginoon. Ano yung kalooban, ano yung hindi. So, yun lang po, Lord. Basbasan nyo ang magkasalo-saluan, ang salamat sa blessings, mga victory in the past weeks. Ihandaan nyo pa rin kami sa mga challenges, sa mga encounter namin dahil sumusunod kami sa inyong kalooban. So, yun lang po, Lord. Kaya po, Lord, in Jesus' name we pray.